Nasubukan nyo na ba ang Milo Ice Candy ko na walang pakeme-keme? Tubig lang, sapat na. Hindi ka na magluluto mga Mariko gamit ng cornstarch, kaya easy to mix ka na lang. Tamang-tama sa panahon ngayon na tag-init, mabenta ngayon mga Mariko ang Ice Candy. Kaya for today's video, gagawa tayo ng Milo Ice Candy for the go. So meron nga pala ko dito mga Mariko ng 5 sachet ng Milo. At ito lang naman po ang gagamitin ko sa ating Ice Candy mixture. Hinati ko nga pala mga Mariko ang aking ingredients para madali po talagang ma-afford sa mga gustong magsimula sa pagbibusiness ng ice candy. So naglagay nga pala ko dito mga Mariko na 1 latang kondensada na ang sukat nito ay 390 grams. At sinunod ko na rin po ang 2 latang evaporated milk na ang sukat nito ay 360 ml. At dahil hindi po niluluto ang ating Milo Ice Candy, so sinagat po talaga natin mga Mariko ng gatas. Ito lang naman po ang nagpapasarap ng ating ice candy. At syempre, hindi magiging kompleto ang ating pag-ice candy mga Mariko kung walang asukal. So naglagay po ako ng 2 pack na tigwa 1/4 na asukal. So yan lang naman mga Mariko ang nagpapatamis at nagpapasarap ng ating ice candy. So eto na mga Mariko, naglagay lang po ako dito ng 2 litrong tubig. So ito po ang sinasabi ko na tubig lang sapat na. So pagkatapos mong maihalo ang lahat ng mga ingredients mga Mariko, haluin mo lang yan ng mabuti hanggang sa matunaw ang asukal na nilagay po natin sa ating ice candy mixture. So ganyan lang po kadali ang paggawa ng ating ice candy mga Mariko. Sa loob ng 5 minuto, nakagawa ka na ng ice candy mixture. So naglagay nga pala ako ng kaunting asin dito mga Mariko. Akala ko naka-on yung aking video, ayun pala ay hindi. Pang-pabalance lang yan mga Mariko ng tamis para naman sa ganun ay hindi po madaling mauma yung ating mga suki. So eto na mga Mariko, tapos nang halukayin yung ating ice candy mixture at ready na po itong tatakalin. So ang ginagamit kong sukat ng plastic mga Mariko ay 1 1/2 by 10. So tama lang po ito sa gagawin nating ice candy. So ang ginagamit kong sukatan mga Mariko kung gaano kahaba ang aking ice candy ay gumagamit lang naman po ako ng baso. So ganito lang kahaba ang aking ice candy mga Mariko at binibenta ko lang po ito sa halagang 5 pesos. Ang ginawa kong ice candy, tumigas na po talaga siya at nabenta na po yung iba. So titikman ko siya para po sa inyo. So ito po ang nagiging itsura po ng aking Milo Ice Candy. So tara, tikman na po natin. Hello, hello, hello! This is it! So for the tikim na po ang first son. So titikman ko siya para po sa inyo. O, diba? Para po siyang chucky. Smooth. Para po siyang ice cream. Grabe mga Mariko, ang lambot niya. Para po talaga siyang ice cream. Ang sarap niya.
Napaka-creamy po talaga niya. Super lambot. Tapos, napaka-tamis. And then, mapifeel mo talaga yung, ano, yung Milo na pinaghalo ng gatas. So, para po talaga siyang chucky pag tinunaw. Perfect. Super sarap at super lami jud kaadyo. Itry niyo po ang aking Milo at super creamy at hindi po siya ma-flex, hindi po siya ma-icy. Para po talaga siyang ice cream pag kinain. Madali lang po talagang matunaw. Tapos, super pino po talaga yung ano niya, texture niya. Grabe. Super lambot. So, try niyo po ang aking ice candy. Milo flavor is the best for you. Salamat naman po kung umabot ka sa part na ito at sana po ay nagustuhan niyo po ang aking video at sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment lang po kayo sa baba at para naman sa ganun ay masagot ko po ang mga tanong ninyo. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!